kami ophthalmologist, optometrist whatsoever, hindi naman po. By profession ako po ay radtech, radiologic technologist by profession. So, sa hospital po, para mas konti ano lang po, konting background lang. Kami po yung nag-operate ng MRI, CT scan, and X-ray. Yun po yung talagang ano, profession ko po. But since na-involved na rin po ako sa company, which caters, I helped concerns, and natuturuan po kami ng company on how to deal with this ano, mag-venture and everything about the MGI company. Ngayon po, may advocacy po. Tama-tama po talaga, may advocacy din po kasi yung company. Hindi po siya yung company na talagang ano lang. By the way, naka-bonnet po ako. No? Bonnet, itong bonnet po kasi na ito, part po ito ng product ng company. Mamaya, explain ko po sa inyo kung ano meron po dito. Meron din po si Kuya Bert kanina na po. So, umpisahan ko na po para hindi na po tayo masyado mapahaba. MGI is a company from Indonesia. Okay, then sa Philippines, dumating po siya 2018, magpo 4 years na po siya. Ano po bang meron sa MGI? Actually po, initially, meron po siyang advocacy pagdating po sa mga may problema sa mata. Particular po yung glaucoma. Glaucoma is a silent thief of sight. Kung may kilala po kayo may glaucoma, pwede po nating matulungan. Kasi ang company po, namimigay po ng medical eyewear. Eh ano po yung medical eyewear? Yun po yung amin pong ipapaunawa briefly po sa inyo. Kasi kung tutuusin, hindi po ito kaya sa isang upuan, maitawid po lahat regarding the technology. Kasi technology po ito eh. Technology from Indonesia, German technology, na pinuproduce po sa, invented by a Malaysian Chinese. Ang technology po ng Ionspec, bago po sa pandinig ng tao. Lalo na po, kung hindi naman po tayo into technology. Ako nga po, since Radtech po ako, meron po akong konting knowledge sa technology kasi radiation technology po kami. Kaya that is why inabot po ako ng 2 years. Skeptical po ako dito sa eyewear na to. Kasi syempre salamin lang. Hindi naman salamin lang siya. Pero ano meron sa kanya? Bakit ano, what's the fuss all about? Kumbaga, di ba? Yung pala, ang eyewear po ng MGI hindi po siya ordinaryong salamin. Bakit po? To give you a brief kumbaga background, meron pong nakakagamit ng salamin, nakakaramdam ng epekto on the spot. Bakit po? Kasi yung eyewear po pala na yan, wala namang grado. Yan, suot po nila ngayon, nila Kuya, ano, tsaka ni Kuya Boards. Wala pong grado. Parang ordinaryong, parang pag-Tom Cruise design lang. Pero, meron siyang something in it na may technology. Okay, ito po yun. Bago po pupuntahan yung pinaka-technology niya, gusto ko lang pong din ipakita po sa inyo yung konting disclaimer na hindi naman po tayo nag-claim na ito ba, pag nagsuot ka, tanggal yung glaucoma mo? Pag nagsuot ka ba, tanggal yung katarata, yung bulag makakakita, no? Hindi po tayo pwede mag-overclaim. Actually, it is considered a medical device by the FDA. Medical device, parang syringe. Ang syringe po is a medical device. Tama po. Pero hindi po gamot yung syringe. Yung syringe, meron po siyang pwedeng aspiray po yung gamot, then inject mo sa tao. Naging device po yung syringe. Diba? Medical device din po siya. Hindi po siya gamot. Pero meron po siyang something sa kanya na kayang tulungan yung problema sa mata. Okay? Ngayon po, may disclaimer lang po tayo, hindi po tayo mag-overclaim, pwede mag-overclaim. Meron po mga sakit sa mata, meron po mga, lalo po ngayon, alam po natin yan, kung gano'ng kagrabe ang concern sa mata. Lalo puro online na nung nakaraang pumalo yung pandemic. Oo, tumaas. Ngayon po, hindi naman po natin sinasabi, may ongoing kang medical treatment, tigil mo na, no? Tuloy mo lang po kasi eksperto po ng sabi niya, authority. Sabi ng doktor, kailangan operahan? Sige, kung yan ang the best eh. Why not, diba? Di po natin sinasabi, itigil mo yan, no? But meron po kami ino-open na option. Bakit po? Kasi ang optometry, ophthalmology, that is the Western approach of medicine. Right? Tama po ba? Ang ino-open po natin is some sort of an alternative approach.
So, parang ganito po. Alam po natin, di ba, meron po mga alternative approaches like iinom ng mga herbal pag may sakit. Everything about alternative. Tama po ba? Okay, yun pong mga tinutusok-tusok. Tapos may manika. Di ba, alternative. walang nangyari. Ano lang po, just to make the discussion light lang po. No? So, ibig kong sabihin, may alternative, may western. Pasok po siya sa alternative. Bakit? Hindi po siya actually nare-recognize ng authority. Usually, ha? Although, may optometrist po kami nakampi. May ophthalmologist po kami nakampi. Pero hindi lahat. Okay, paano po nangyari? Dito po, tuloy lang po na pinapromote namin. Although may mga kontra, accepted one po yun. Talagang ganun. Pero bakit hanggang ngayon, lalo po lumalakas, lalo nakikilala yung Ionspec na may nakarating po kami sa kung saan saan lugar. Kung titingnan po natin ang figures, ito pong box po sa ilalim, malayo po kasi ito, ikwento ko na lang. Ito po ay boxes, may laman po yun ang figures from World Health Organization, then DepEd, and DOH. Ang numero po na yan, sakit sa mata. Ganon po karami? Ganon karami? Sa World Health Organization, around 60% ng world's population may problema sa mata. Ilan po yun? Ang population po ng mundo ngayon, roughly 8 billion. So, 60% is around 4.5 billion may problema sa mata. Tanong, ligtas po ba ang Pilipinas doon? Eh, worldwide nga po yun eh. So, DOH, ang dami pong nilabas na datos ng may problema sa mata. Okay guys, kuya, matanong ko lang po, ilan na pagrado na po sa labing mo? Hindi ko lang kapasado. Hindi na po kapasado. Pero nakakapagbasa po sa malapit. Basta lang sa labing. Pagka malayo, pag-ulan sa labing, medyo malayo. Ayun. So, pero pag sa malayo po, okay po kayo? Okay pa naman. Ayun. Ibig sabihin, near-sighted. Near-sighted. Diba? Ay, sorry. Far-sighted. Oo, presbyopia. Ngayon, pang ibig ko sabihin, hindi po tayo nintas dun eh. Sa sakit sa mata, hindi ligtas sa Pilipinas. Kasama nga tayo sa maraming bilang na may sakit sa mata. Bakit? Ano po yung dahilan? Dumadami ang bilang. Ito po sa gitna, DepEd. Ang daming estudyante, mga bata pa, may sakit na sa mata. May kilala po kayo mga bata, may sakit, may sarami na po mga kapat. Yes. Given po yun. Bakit po ganon? Ito po yung amin kung konting gustong i-discuss. Para somehow, ma-share po natin, lalo po sa mga kuya, sa mga ate, para ma-share din po natin sa iba. Kasi hindi po ito araw-araw na mapag-usapan. Buti na nga lang, namatay na si Cardo. Tapos na yung Pichano. Kasi lagi na lang yung nagpag-usapan. Several years na. Eh, it's about time. Mag-usap naman po tayo. Diba? Sa iba po kasi, kung ano namin ang marites eh. Mas maganda ito marites natin. Kasi ang mata, napakahalaga. Lalabas ka sa kalsada, magtatrabaho ka, maghanap, etc. Napakahalaga ng mata. Meron lang po tayong konting anatomy sa mata. Ito parang review lang. Ayan. Anatomy sa mata, meron po tayong layers, okay? From out, papasok. Okay, konting review lang po. Kasi kailan mo ba tayo rin nakapag-review sa mata? Hindi lang masyado, di ba? Kasi busy na po tayo. Ang alam na lang po natin, pag nangatay yung mata, pupusit din natin. No? Tapos na. Pero ang mata po pala may parts. Like for example, yung cornea, yun po yung outer layer. Pag napuwing yan yung unang sumasangga, yung cornea. Then next, ano ba yung kasunod? Yun pong tinatawag na iris. Iris po ang nagde-determine kung anong kulay ng mata meron tayo. Di ba meron pong black, meron pong blue, meron pong green. Brown. Kaya kami kantang blue. Spanish eyes. Yeah. Video ko tayo. Meron tong pupil. Okay? Then may lens. Yung lens po, ang tinatamaan ng katarata. So, ibig sabihin, bawat area pala, hindi pala sinabi katarata, buong mata na. No? Lens. Katarata. Parang sa masong tubig, na malinis, patakad mo ng isang patak ng tinta ng ball pen. Dahan-dahan po siyang lumalabo, di ba? Ganun din po yung lens. Ang lens clear yan eh. Pero since may mga naiintake tayo, or hipon, switch, sino po ang guilty sa akin? Huwag na pumataas ang kamay. Ibig sabihin, yung deposit sa dugo, apektado mata, tama.
kaya kami lumalabo yung matay. Actually, hindi lang po yung kinakain, pati po yung unhealthy practices. Ngayon, meron po pupil. Ano po yung pupil? Ang pupil ang nag-regulate ng liwanag na papasok sa mata para ma-trust may image. Sa amin po sa ospital, basihan po ang pupil ng mga doktor kung ang pasyente buhay pa o patay na. Paano po? Alam mo anong lagi po yun? Ganito po yun. Sa ospital po, kaya ang mata talaga hindi po siya separate na part ng organ, ng utak, part siya ng utak. Ganun po siya ka-sensitive. Sabi po sa ospital, pag meron pong mga code blue, di ba kuya no? Pag sinabing code blue sa ospital, yun po yung mga 50-50 na. Code blue na po eh. May mga kuya, ate po ba tayong hospital personnel? Sa ospital po, pag sinabing code blue, apa, delikado, kailangan pong i-revive. So, minsan, pag kulang ng nurses, tinatawag kami mga x-ray tech. So, ambas, pag na-revive tayo, sabi ni Doc. So, revive kami. 1,001, 1,002. Revive kami. Then, after every cycle, kasi naka-abubag na yun pa eh. Meron lang po siyang artificial breathing. Hindi nakasubingan ng pusa yun. Hindi na rin po nagpapump ng mag-isa yung puso, kaya i-revive mo na. Every cycle, sisilipin yung mata. Pag silip sa mata, titingnan yung pupil. Pag ang pupil nag-constrict, lumita yung pupil. Ibig sabihin nag-react pa yung brain. Buhay pa yung pasyente. Tuloy pa. Kaya pa. Revive po siya. Ngayon, after another cycle, tiningnan ulit. Then yung pupil hindi na nag-constrict, naka-dilate na. Nakabuka na panitin. Ano pong kasunod? Iyakan na yan. Iyakan na yun. Brain dead. So, ibig sabihin, mata, yung mata pa lang, pwede mo na maging basihan eh. Diba? Sa function po ng kabuuan. Ganun po siya ka-sensitive. At hindi lang po sa harap hanggang sa likod. Macula, optic nerve, retinal vein. Okay? Masyado po siyang malurit pag-usapan, hindi naman po ophthalmologist. Magbibigay lang ko ng konting mga bird's eye view, sabi nga. Okay? Ito po optic nerve para pong wire. Papunta po sa computer para kailan bi-visualize mo sa monitor. Yung optic nerve, pag tinamaan, bulag ka. Huwag naman sana. Anong sakit po yun? Yung binabanggit po natin kanina, glaucoma. Glaucoma, ang tinitira po niyan, ito, optic nerve. Bakit po? Kasi pinapaliit po niyan. Bakit? Ang mata po kasi ng tao pala, may pressure. May pressure naman na. Parang gulong na sasakyan. Hindi pwede sobrang matigas, hindi pwede sobrang malambot. Dapat tama lang pressure. Pag nagka-problema pala sa pressure, pwedeng tamaan ang optic nerve. Glaucoma. Kaya po, mapapansin po ninyo ang mga may glaucoma, ganito po. Di ba, nagra-rides po tayo minsan, dumadaan tayo sa tunnel. Yung dulo ng tunnel, yun lang nakikita mo sa dulo. Ganyan lang, parang yung gilid wala na, di ba? Kasi tunnel nga eh. Ang may glaucoma, meron pong tunnel vision. Ngayon, pag nakakita po kayo ng tao, lagi lang nasasabi yung gilid, ganyan. Hindi na pwede mag-drive ang may glaucoma eh. Kasi bangga-bangga na yun. Bakit? Sira na po ang peripheral vision. What is peripheral vision? Nakatingin ako diretso kay kuya, pero yung dalawang kuya dito, nakikita ko. Or itong gilid ko nakikita ko, yung plug. Itong pinto dito nakikita ko. Pero doon ako nakatingin. Bakit? Gamit ko, healthy ang peripheral vision ko, awa ng Diyos. Pero ang may glaucoma pala, sira yan. Okay, anong tinamaan? Optic nerve, because of the pressure. So, okay, ang tanong po ang kasunod, kailan po tayo huling nakapagpa-check up sa mata? Last year. Last year po. Anybody else po? Thank you, kuya. Buti na lang. Regularly nakapagpa-check up bukas sa mata. This year. Ano po ang annual physical? Ayun, kumusta po ang result? Hindi bibigay sa akin. Pero may report naman po. Kung may problema o wala. Ayun. What? Bakit po tinatanong yun? Kasi po may glaucoma, walang symptoms. No symptoms.
yung closure angle glaucoma, yung open angle glaucoma, walang sintomas. Until maramdaman mo, lumiliit na yung vision mo. Delikado yun. Pero may closure angle glaucoma, meron po siya sintomas. So, kaya po namin tinatanong, mga kuya, mga ate, because napakahalaga, kahit pa paano, magpa-check up pa rin po tayo sa mata. So, bakit po namin sinasabi? Eh, kasi syempre, yung manasakit pa natin sa tao, dapat, talagang sincere yung manasakit. Hindi porque discussion ka ng medical angle, hindi ka naman magpa-check up, no? Dapat encourage yung kapwa mo magpatingin sa mata. Bakit? May sakit po sa mata, walang symptoms. Kagaya po ng open angle glaucoma. Bakit po namin ito sinasabi? Lumalaki ang bilang ng mga problema sa mata. Ano po ba yung mga dahilan? Ang dami. May internal, may external. Sa internal causes ng paglago ng mata, pagkakaproblema sa mata, kasama po edad. Tama. Hindi mo maiwasan yan. Habang po may edad po talaga tayo lumalago na nagkakaproblema na sa mata. Tama. Pero, meron naman po mga bata pa lang may sakit na sa mata. Ano po yun? Namana. Congenital. Tama po ba? May nakita ko yung mga bata maliliit, meron ng may congenital glaucoma, congenital katarata. Yun po. Given po yung nasa lahi po kasi. Okay, yun po yung mga reason. Pero meron pa ibang mga reason. Ito ha, bato-bato sa langit. Bakit? May reason po kasi, ito, health condition sa kinakain. Kung yung buto natin, ngipin, pinakamatigas na parte ng katawan, kailangan ng nutrisyon. Di lalo na yung pinakakomplikado. Tama. Agree po kayo. Ano po ang nutrisyon na kailangan ng buto? Ng ngipin. Calcium. O, diba? Pero, yung mata, kailangan ba ng nutrisyon? Kailangan. So, dapat pala, magbigyan mo rin po siya ng proper nutrition. Kaya lang, ano po bang usong kainin ngayon? Fast food. Processed food, tama po ba? Instant. So, ibig sabihin, dapat alam po natin, ang kinakain mo dapat nakakatulong sa mata. Hindi po natin pwedeng mataas na lang palagi concentration ng sugar, okay? Ng maalat, naku, masarap. Ng mamantika, etc. Tama po ba? Nutrition po yun. Next, bukod po doon sa sakit natin na na-acquire. Meron pong sakit, kung tawagin, diabetic retinopathy. Saan po galing? Diabetes. Tama po. Nakakita po ba kayo ng mga may diabetes, malalago na yung mata? Komplikasyon na po yun. Pero meron naman po, healthy naman. Healthy naman siya, pero nagkakaproblema sa mata. Bakit? Ito po yun, no? Nagsimula sa patikin-tikin. Mapapagawin tayo. Yung bisyo po kasi, talagang, sad to say, nag-i-induce po siya ng sakit kasama na yung mata. Kaya huwag po tayo magtaka, healthy ka naman, pero over these past few weeks, months, lumalago na mata mo. Nag-a-acquire ka na ng sakit sa mata. Bakit? Because of the substances na hindi kailangan ng katawan. Kung yung improper nutrition, pwede mag-cause ng sakit, di lalo naman po yung mga vices. So, kailangan po namin sabihin. Kasi kailangan mo, straightforward, matutunan mo ng may paalala. Diba? Alam naman po natin yun, hindi lang nagpapaalala masyado. Okay? Then internal po yun, pero may external factors kung bakit may problema sa mata. Ano po yun? Usok, chemicals, nature of work, yung mga nag-welding, etc. Nature of work, pwede maging cause ng problema sa mata. Okay? Sa labas, yung mga nagtatraffic, mga etc. Laging bilad, pwede maging external po yun eh. Okay? Marami pong causes. Kaya lang, meron po kahit sa loob ng bahay, pwede magkaroon ng problema sa mata. Exposure. Bakit? Anong exposure? Yan pong chemicals. Yan pong sun rocks, etc. Panlinis. Yung nakakasulasok na amoy, hanggat maaari, huwag pong makarating sa mata. Hanggat maaari po. Sino po ba sa atin naglinis ng CR, tapos tumambay sa CR, nagkapi-kapi pa? Wala naman, di ba? Bakit? Masama po yun eh. Yan. So, ibig sabihin, may external factors kasi. Kaya lang, merong isang external factor na o-overlook natin. Ano po yun?
excessive exposure to electromagnetic radiation. Ano po ba yung electromagnetic radiation? Sa kagandang pala, dyan po yung field ko po, radiation. So, yan po palang cellphone, di ba? Yan pong laptop, itong ilaw po na ito, pag lumabas ka sa kalsada, lahat po yan merong nag-iimit na radiation. Ang tanong po natin, masama ba radiation? Hindi ba din po, mga kuya? Masama po ba ang radiation? Kapag sobra. Depende sa uri ng radiation. That's the answer. Bakit? May radiation po hindi masama. Nagkakaroon lang po tayo ng term na parang general knowledge pag sinabing radiation, kuya, masama. Pero hindi. Depende po sa radiation. Bakit? Yung radiation na ginagamit po namin sa radiation technology, X-ray yun. X-ray. Pero yung radiation na ginagamit mo para ikaw ay makavisualize sa cellphone, radiation din po yan. Pero ibang uri ng radiation po yan. Paano po, paano po siya nagiging magkaiba? Ito po yun. Bigyan ko lang po kayo ng konting radiation knowledge para at least masaya po yung ating ano discussion. Tabi ko lang po ito. Okay. Ito po. So, sa araw-araw, ang pinakamalakas na uri ng electromagnetic radiation na pwede nating ma-absorb is ultraviolet radiation. Ang tanong, ano yung radiation na ginagamit ng Russia, ng ano, ng banta ng North Korea? That is radioactive. That is particle radiation. Ibang usapan po. Hindi po siya uri ng radiation na electromagnetic. Kasi kahit wala pong gera, kahit walang banta ng nuclear, pwede kang ma-expose araw-araw sa uri ng radiation na ito, which is electromagnetic radiation. Nasundan niyo po? Yes. Medyo technical lang po siya, pero pababawi ko na lang po. Ang electromagnetic radiation, kasama po dyan, energy po yan eh. Wala po yan timbang. Wala po, hindi yan namamagnet. Ang electromagnetic radiation, present po yan sa cellphone, sa laptop, sa sinag ng araw. Kaya lang, may kanya-kanyang lakas. Bakit po? Ang ultraviolet rays, kaya po niya na, makulimlim lang po kasi, kaya po niyang makasunog ng balat. Tama po ba? Kaya nga po, pag minaligo sa dagat, maghapon, nangingitim. Bakit? Ultraviolet yun. Pero may radiation, kahit mabilad ka, hindi ka mag-sunburn. Ano yun? Yung lumalabas sa'yo sa iyong gadget. Kasi blue light lang po yan. Blue light lang yan. Visible light. Paano po nagiging masama? On what term? On what exact explanation? Ganito lang po yun. Simple lang. Alam naman po natin to, kaya lang din na-overlook po natin. On three principle part, on three principle radiation rule, nagiging masama yung simple lang. Dapat hindi sana masama. Pag nalabag mo, yung batas na distance, time, and shielding. Time, distance, and shielding. Kasi, kahit yan po ay radiation lang na mahina kumpara sa ultraviolet, pero nalabag mo yung time. Paano po inalabag yung time? Kailan natin nalalabag yung time? Inalabag the K-drama. Relate ang lahat eh. Kasi, pag nag-cellphone ka, nagsimula ka ng alas 9, pagkagising mo, naka-cellphone ka na, di ba? Kaya dahil mo kausap, naka-cellphone ka pa rin. Alas 2 ng hapon. Inabot na ng gabi, kuya. Naka-cellphone. Hanggang madaling araw, nakaganyan na, binabagsak ka na ng cellphone sa mukha. Gaano makatagal ng cellphone? Time, nalabag natin. That is basic principle against radiation protection. Yung time po kasi yung duration. So, for example, eto po, tinan niyo po ha. Sa sandaling exposure, wala naman nangyari. Pero, sa prolonged exposure, makikita mo, nagkakaroon po siya ng markings. Kasi prolonged exposure. The same thing po dyan sa gadget natin. Kasi habang prolonged exposure ka po dyan, nabibilad yung mata mo, which is napaka-sensitive part of our body. Eh, di bali po sana kung ito lang eh. Diba? Ito nga, natotolerate yung ultraviolet. Kaya, nakakapagbilad ka nga. Pero mata, hindi ka pwede tumingin. Malakas yun eh. Pero kahit ito mahina lang compared sa ultraviolet, nalabag mo yung unang batas, time, pwede ka magka-problema. Next, yun pong tinatawag na distance.
meron pong mag, kung mag-cellphone, mag-laptop, eh, mahaba ng oras, tapos ganito pa po siya mag-laptop. Ganyan po, oh. Ang lapit. Ang lapit. So, yun po palang second part, pag nalabag mo, ano po ba yun? Foul na naman po ba yun? Foul na naman yun. Strike naman, kumbaga sa baseball, strike to ka na. Kasi ang lapit mo na, ang tagal mo pa nag-expose. Pangatlo, wala ka pang shielding. Shielding is a part of protection. Dapat may shield ka. Mata yan eh. So for example, mag-X-ray ako sandali ha. Simulation. Kuya, X-ray time. Punta ka lang po dito. Ganto po ako mag-X-ray. So sir, harap ka lang po dun sir. Kamay po sa likod sir. Yan. Sunod ka lang po sa instruction ko po ha. Huwag ka pong gagalaw. Steady lang po. Sa breathing instruction ko, sunod ka po ha. Nandyan po siya, nandito yung X-ray film, nandito po yung tube. Ito yung tube, ka-level po nito. Then ako po, dito ako pupunta. Papasok ko po sa aking ano, control room, kasarado ko yung pinto. Then may intercom lang po. Okay, sir, hinga po ng malalim. Labas po hangin sa bibig, buga. Hinga po ng mas malalim. Pigil lang po, huwag hihinga. Okay po, sir, tapos na po. Upo na po kayo ulit. Wait for the result po. Salamat po. Ano po ang nangyayari? Anong ginawa ko? Nung in-X-ray ko po siya, ito po yung distance. Malayo sa source. Na-observe po ba yung first protection? Distance, yes. Then, nung in-X-ray ko po siya sa X-ray na mas malakas sa UV. Bakit po mas malakas sa UV X-ray? Kasi yung UV, bago ka ma-epektuhan, kailangan mo mabilad at least 5 minutes. Ramdam mo yung init eh, di ba? Pero sa X-ray, kita niyo po yun, yung ilaw sa paa. 1, 2, 3. Kita niyo po yun, sapat yun para tumagos sa kanya yung X-ray, papunta sa film. Kaya nakakaproduce kami ng image. Mas malakas ba X-ray? Mas malakas. At nasaan po ako? Nagtago ako eh. That is shielding. So, dapat kahit po ito pala ay blue light na, dapat observe din po natin yun. Alin? Yung time, yung distance, and shielding against electromagnetic radiation. May tanong po tayo. Naintindihan po. Maraming salamat po. Kasi ano po eh, sa araw-araw po talaga hindi po ito napapag-usapan. Maganda po maitawid din natin sa ating mga anak, sa mahal sa buhay. Hindi ka pala pwedeng basta-basta magbabad dyan. Bakit? Kasi kahit yan ay blue light lang, pero mata ang na-expose, delikado. Kaya mapapansin po ninyo, may mga bata, nagbe-brain dead, nabalitaan niyo po yun. Yes. Nakababa dyan po, sir. Nag-brain dead eh. Na-YouTube yun eh, saka na-Facebook yun. Bakit? Kasi tuloy-tuloy yung exposure. Lalaro ng email. Yes. So that's how dangerous it is. Dapat aware po tayo. Mismo tayo, protection na natin sarili natin. Bakit? Kailangan po tayo ng ating mga mahal sa buhay, tama po. Yes. At protektunan din po natin sila. Dito po sa MGI, meron po kaming ganyang ina-advocate sa kapwa para, bo, sakali po, in the near future, makapag-discuss po tayo sa mas maraming bilang ng tao, since mga leaders po tayo na nandito, much better. Because last time, galing po kami sa isang high school symposium, or mga teachers po, hundreds of teachers po nakinig po sa amin. Diniscuss po namin ito. And very thankful po sila dahil mga estudyante po hinahandle po nila. Ganun din naman po tayo. So sa MGI, upon discussing this, actually, ano lang po ito, ini-client mo lang din po dahil madugo din po ito kung hahabahan pa natin. Pero basically po ba naiintindihan po natin? Yes. Kasi po ang radiation, hindi naman po lahat nakikita. Mas delikado po yung hindi nakikita. Ito kasi, ito light, visible light radiation po yan eh. Nakikita po yan. Pero, meron po isang uri ng radiation, hindi nakikita, like far infrared, mabuti sa katawan. Healthy. Kaya, tanggalin mo natin yung notion na masama ang radiation. Depende. Tama po. Kasi po, yung radiation na kung tawagin ay gamma rays, electromagnetic in nature, ginagamit po namin sa radiation therapy. Yung mga may cancer, ina-undergo sa radiation therapy para tunawin yung cancer cells. O, diba? Kaya lang, hindi ho pwedeng tirahin yung normal cells.
dapat yung cancer cells lang. That is why may gamma knife, may radiation therapy, iba po yung nuclear radiation, iba pa po yun. So, gusto lang po namin kayong parang maging, somehow, maging aware doon sa mga bagay na, ano eh, kumbaga, kung hindi naman po natin talaga tatalakayin, eh medyo, ano, hindi po tayo aware. So, sa MGI, yan po pala ay mga, yung diniscuss po natin kasama yung radiation, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sari-saring sakit sa mata. Sakit sa mata na pinoproblema araw-araw. Bakit? Eh, yung mapuwin ka nga lang, di ba kuya? Mapuwin ka nga lang, problema na eh. Hindi mo alam paano mo tatanggalin, kusot ka lang, tubig, etc. Paihip. Napuwin ka pa lang. Hindi pa sakit yun. So much more pag sakit na sa mata ang dumako sa atin. So, yung factors po internal, external can cause eye problems. Okay? So like, anong problems? Farsighted na. Diba? Dati okay ka lang naman, kahit malayo, nababasa mo. Mercury drug. Ano yun? Pautang. Lolo. Ay, meron ba may pautang? Punta tayo doon kaya. So, may kakaproblema ka na sa mata. Yung dating nababasa mo sa malapit, di mo nababasa. Yes. Oh, bakit? Because of the factors na diniscuss natin. Then, bukod po doon, may astigmatism ka na rin, may lazy eyes na. Actually, a lazy eyes po, usually mga bata po ito eh. Kaya lang, pag hindi na ko correct, nakakatandaan yung mga banlag or cross eyes. May mga banlag naman po, may mga lazy eyes, hindi po makikita, hindi mo halata. Kasi, pantay eh. Pero pag gumalaw yung mata niya, tumingin sa kanan, delayed yung isa, lazy eyes. May kilala po kayong ganon? Madami. Yung pag gumalaw ng ganon, di ba? O, iba pa yung paggalaw. Iba pa po yun. May kanya-kanyang eye condition po. Pinapakita lang po natin yung sari-sari eye condition. And then, floaters. Floaters po yung parang ikaw walang nakakakita. It's either itim, puti, pag tumingin ka sa plains, sa sky, na ganyan. Bula-bula. Yes. Misal, cloudy. Yeah, cloudy, parang spider type. Web, ganun. Ikaw lang nakakakita. Kaya mga kuya, mga ate, pag nakakita kayo sa labas, ang gaganon ganun. Huwag niyong pagkamalang baliw. Pagbilang. Kasi baka floaters lang yung binibilang niya. May floaters kasi talaga. Okay, next. Yun pong age-related macular degeneration. Ito po yung sakit ng nanay ko eh. Nagulat po ako nung gumamit ng Ionspec. Eh, bukod sa hindi na po siya na sumasakit yung mata, hindi na po nagpapatak, nagulat po ako, hindi na gumagamit ng degrado, ay 75 na po. Nagsiselfon, wala nang grado sa lamin na ginagamit po niya. Kasi, tinamaan po nito, tinin niya po itsura, oh. Ang description ng nanay ko, pag nakakit yung kanang mata niya, is crumpled. Wala na siyang maikmano, wala na siyang ma-appreciate. Almost blind na. Awa ng Diyos ngayon, may liwanag na po, uli nakikita siya. Pero malala po yan. That is macula, ang tinamaan. Another part of the eye. Then, ito po. Diabetic retinopathy, galing po sa diabetes. Katarata. Marami po tayong kilalang may katarata. Just in case po, meron po may katarata or anything or anybody, any individual na pwede po natin lapitan para kausapin, pwede po natin i-present itong mga discussion po natin. Bakit kasama po sila dun? Then, pterygium. Ano po yung pterygium sa Tagalog? Pugita. Pugita na hindi mo pwedeng gataan. Kasi pugita sa mata. Okay? Next, yan po yung gumagapang eh. Gumagapang. Actually, meron nga po ako yan dito. Pero mga ugat-ugat, parang gano'n. Hindi po siya ugat. Parang laman. Kasi parang pugita talaga. Like this one. Yan o. Pugita. Gumagapang. Tumatakip sa... Na-operahan po yan. Ini-scrape po ng doktor yan. Pero bumabalik po ulit. Diba? Makati, mahapde. Sometimes parang laging napupuwing. Ganun po siya. Then, glaucoma. Ayan. Pinakamalala. Bakit po yung mata ng bata nakaluwa sa glaucoma? Unlike sa matatanda. Pressure. Ang bata po kasi, since pressure ang usapan sa glaucoma, parang hinihipan po yung mata. Ang mata ng bata, elastic pa ang tissue. Elastic pa. So, parang, since pressure ang usapan, parang hinihipan. Lalabas. Lumuluwa yun.
luckily, di ba, Kuya Borch, di ba, pasyente niyo? One of our, ano po yan, patient sa Mindoro, last, before, ano yan, before pandemic, but after nung mga 2 years namin binalikan na, yung luwa na mata niyan, pumasok na ulit. Then, nakita namin, although hindi na inabot kasi blind na talaga siya, but yung paglabas ng mata niya, yun ang nakita namin na changes, pumasok sa loob. Na nawala na kasi yung pressure. So, nung nawala, nilabas yung pressure, bumalik yung normal ng size ng mata niya. Yes. So, yun ang kagandahan nun. At hindi mahawa yung isa. Kasi ang glaucoma po, possible, mahawa yung isa. So, yun ang iningata natin na nung nakagamit siya, hindi na po nag-damage yung isa. Siya mismo yun. Siya mismo po. So, last feature po, no, siguro mas lumaki na po yung bata nito. Pinos namin. Ano na po yung bata nito? Normal size na po. Okay? So, glaucoma po kasi yung case. Diba? Nakakatakot. Although, syempre, bulag na po yan eh. Damage na po yan eh. Pero yung suffering ng may glaucoma, at least matulungan natin. Bakit po? Kasi nababalitaan po namin yung may glaucoma po pala. Masakit daw po yun. Sumisigaw pa nga po yung iba eh. May pain yan. May kasi pain po siya. Sensitive siya sa lights, sa mga lights. Discomfort pa. Discomfort. Yes. Sari-sari po nararamdaman. So, matulungan po natin sila. With the technology that we have in MGI, malaking bagay po yun. So, ano po ba? Ito na po. Para matapos na po tayo kagad. Ito na po yung main event. Diba? Kumbaga sa boxing, ito yung main event. Ano po ba yung MGI Ionspec? Ito po yun. Ang MGI Ionspec, hindi po siya ordinary. Wala po sa lens ang kanyang bisa. Ang lens po niya, pwede pong mapalitan nung mas gusto nyong lens na high-tech. For example, may gusto kayong lens na, di ba, may lens transition. Transition, pag dito, light. Pero pag labas mo sa kalsada, aba, eh, nagda-dark siya. Di ba, nagdidilim po yun? Transition. Transition. Kasi ako, nagdidilim lang po paningin ko pag wala akong pera eh. Pero yung transition, automatic yun, di ba? Pero lately, walang din na nagdidilim paningin ko. Okay, so, ibig ko pong sabihin, ang pinapoint out ko lang po, the lens of MGI, may mas high-tech pa po dyan. May mga anti-scratch pa nga po eh. Pero, bakit po ganun? Kasi doon po sila naka-invest. Lalo na po sa mga optical shop. Everything, name it, doon po sila naka-invest sa lens. Pero sa MGI, ang investment po ng MGI technology, nasa frame. It's frame. Okay. Yan, itong frame. Nasa frame po yung technology, ginamitan ng nanotechnology. Meron po siyang naka-embed na stones. Like tourmaline stone. May germanium element. Meron po siyang 72 types of minerals. Okay? May nanosilver. Ngayon, yung pong minerals na yon in combination, pag sinuot po ah, walang iinumin. Wala po ditong salamin na ipababad sa kape, tsaka mo inumin yung kape, hindi. Suotin mo lang yung salamin. That's the time magre-release po siya ng negative ions and far infrared. Naalala niyo po yung far infrared? Beneficial. Type of electromagnetic radiation which is beneficial sa katawan. Katunayan, pag suot mo on the spot, e-epekto sa'yo eh. Gusto niyo pong masubukan. Ayan. Subukan natin. Para makita niyo yung instant na effect. Actually po, kasi kung i-discuss po natin lahat, yung elements, isa-isa, abutin tayo nung maghapon, kulang pa. Pero gusto ko lang po makita po, ipakita po sa inyo na ito palang eyewear na mayroong technology yung frame na nilagay po yung elements. Pag sinuot mo, may epekto. Ito, mas maganda. To see is to believe. Pwede si... Sino po? Sino po? Po? Sino po yan? Para... Ano lang, strength test lang po yan. Strength test lang po. Para mas malaki yung... Tayo ko po, sir. Strength test lang po tayo. Sir, ganito lang po. Kuya pala, sorry. Kuya, ganito lang po yung kamay mo, kuya. Yan, tigasan mo lang, kuya, ha? So, ang gagawin ko lang po, ipupush ko lang si kuya. Kuya, dapat ha, hindi ka makatumalas. One, two, three. Okay. Malakas si kuya. Ngayon po, ang gagawin ko po kay kuya, magsusuot ako, hindi siya. Pero gagawin po natin, kuya, ulitin lang po natin. Iyan mo lang po ipan. Yan. Okay, ready? Huwag muna, tumatawid eh. Tumatawid yung ano. 1, 2, 3. Laban naman po. 1, 2, 3.
One, two, three. Okay. Sige po ah. Ito, wala naman po itong Bertut or Hocus Pocus. Pero ano mo lang po, gayahin ko lang po yung CEO ng company. Nai-transfer na. One, two, three. One, two, three. Okay. Kamay po sa likod. Ganito po. Ready po ha? Gagawin po natin, harap ka po sa kabila kuya, inilayin mo ito pababa, labanan mo po na hindi ka ma-balance. Okay po? Ready? One, two, three. Ayan. Mapapatar si kuya. Sabihin, natatalo mo siya. Isa pa kuya. One, two, three. Ayan. Kuya, meron ka ba 2,000 dyan? Meron, saglit. Pag hindi na-balance si kuya, bigyan mo siya 2,000. Pag hindi na balance si kuya, mapapalabas pa ako ng kasi. Mapapalabas ako si Ipaw. Ready? Okay, ready po. Ready? One, two, three. Ayan. Napapatal si kuya talaga. Siya sa pangdal, sa pangdal. Pakita mo yung ganito. Ayun o. May talon dito. May bonus, may bonus. Sa kape, sa kape. One, two, three. Ayan. Sige pa niya. One, two, three. Ayan, napapatras eh. Pero kuya, sorting mo na to. Sorting mo yung Ionspec. Pero, yung pusta wala na. Kasi nisot na sa kaya. Okay, okay. Mukhang delikado na to eh. Kuya, ready? Pero kaya, one, two, three. So, one, two, three. Ba? Ramdam talaga oh. So, kuya, maraming salamat. Pagod na po ako. Huwag mo naman. Kuya, humihingi. Kuya, para sa iyo ah. Kuya, humihingi yung 2,000. Kuya, maraming salamat. Talagang pangalan si kuya. Ay, hindi ko naman po eh. Okay, sir. MGI, Ionspec, meron po siyang technology na hindi mo inakala. Ah, kasi akala mo na ordinary. Pero ako, kuya. Ito po. Kung titingnan mo siya, parang ordinaryo lang ang salamin eh. Ang kaibahan lang, yung frame po niya, nandun yung technology. That is why, pag sinuot mo siya, nandun po gumagana po yung far infrared, negative ions, yung epekto po, pati yung nano silver. Kaya dati kumakati yung mata ko mismo eh. Nano silver is a natural antibiotic, kung titingnan po natin. So, gusto po namin i-introduce sa kapwa na meron palang option ngayon na uri ng technology na pwede naman palang hindi operahan muna. Bakit po? Kasi yung isang kliyente po namin sa Laguna, kinukwento po ko kanya rin po yung birth na. Sabi ko, yun po ay subject for operation. Kasi apat na doktor ang tumingin. Apat na doktor, isa lang ang sinabi, operahan. Bakit po? Dry eyes na. Pero awa ng Diyos, pag gamit ng Ionspec, burado po yung sinabi ng apat na doktor. Bakit po? Hindi na po na-operahan. Nag-produce na po ng fluid yung mata. Isa lang po yan. Kaya kami po, malakas po yung loob namin na magsalita sa tao. Bakit po? Kasi marami kami nakita. Kasama na po kami doon sa naka-experience. Magulang namin, kamag-anak namin, mahal sa buhay namin, na naka-experience ng visa ng Ionspec. So, kung sa sandaling oras o sa sandaling minuto umepekto, eh di lalapag lagi mong suot. Tama po. Eh, pwede po may kwento ka po sa paggamit mo ng Ionspec. Alam po, mayroon ka pong sinusitis. Pakikwento nga po yung nangyari. Ang testimony ni Major. Nung nagano po kasi kami, nag-interview tsaka introduction ng mga spiral dun sa club Pumina. Dun po kumuha nung Ionspec na eyewear. In 2 days, nakakasinga na yung ano ko eh. Dati, pag suminga ka, di ba, pag may sinusitis ka, hindi naman lumalabas yung sipon, masakit lang. So, 2 days, naising ako yung sipon na nakaipon dito sa akin. Yun lang, talaga personal experience ko po. So, sinusitis. Kaya, dire-direcho sinusuot. Sumasakit po yung sinusitis. Kaya yung sinusitis yung sumasakit. Hindi naman na. Hindi sumasakit. Pero before sumasakit siya. Oo, may pain. May pain. Sinusitis. Masakit po ang sinusitis. So, ibig sabihin, kaya po niyang i-address, hindi lang concern sa mata.
Okay? Ngayon, ano po ang pwede natin i-guarantee? Hindi naman po, porque gumamit ka ng Ionspec, on the spot gagaling, hindi naman po tayo nag-claim ng gano'n. Kaya lang, may process po kasi yan. Bakit? Eh, ang sakit mo sa mata, na-acquire mo, dekada, bili lang. Tapos gusto po ng iba, pagsuot, gagaling ka, hindi po gano'n. It takes time and discipline and body chemistry, lalo na po pag healthy living po tayo, mas maganda po yung epekto. Meron pong 1 month, maganda na epekto, meron inabot po 10 months. Ako nga po, magti 2 years na. Pero ang maganda po yung naging epekto sa akin, umurong yung pterygium po, hindi na-operahan. At yung grado ko po, from 125-75, naging 75-75 na lang. Hindi man siya nag 20-20 uli, at least, hindi na po siya tumaas. Okay ako dun. So, gusto po namin i-aware po kayo, mga kuya. Kuya, yung ano, yung isa kong partner, ang naging ano sa kanya, kasi yung pagiging instant, na-prove niya. Yung allergic rhinitis pala yung umaga, bumabahing na buwab. Alam niyo yung hatching na hatching. Hindi yun natatanggal basta. Kasi ano na yun eh, parang problem din yun. Pagkada umaga yun, talagang ganon. Nagulat siya nung nag-try siya nung Ionspec natin. That day na pagsuot niya nung umaga, yun lang daw yung day na hindi siya binahing ng binahing. So sabi niya, meron din bang effect yun, ganon? Sabi, yun yung naging concern niya. Kasi mata ang concern, pero na-target yung ano. So ano daw yung ano doon? So bakit po ganon? Kasi po, hindi lang daw po mata ang ina-address po niya. Buong katawan. Actually, magugulat ka po pati blood pressure eh. Bakit po? Kasi may ni-introduce siya. Na hindi mo araw-araw nakukuha. Siya lang ang meron. That is how Ionspec ka-unit. Ganon po siya ka-unit. So parang ganun din kay Major, which is yung sinus niya na target din. So, kaya po kami nandito, at least may share po namin sa inyo. Salamat po sa pagkakataon mga kuya. Kasi alam po namin, marami pong may concern. Alam po kung alam mo po yun. Diba? Na marami may concern sa mata. Pero ang maganda po dito, hindi lang po mata ang ina-address po niya. Actually, overall health eh. Pero syempre, speaking of overall health, dapat ang care mo overall din, ang pagkain mo, ang living mo, healthy living natin, dapat okay din. Kasi dapat it go side by side. Pero ang maganda lang po dito, may option po tayo. Baka may kilala po tayo, i-reach out po natin. And then, ang mga kuya naman, nandito naman po. Isang tawag lang po eh, di ba kuya? Isang tawag lang po eh, kami naman po eh, no, ready to go. Para makausap po natin sila. And first and foremost, kayo po, makinabang din po kayo. May concern po kayo sa mata, mapapag-usapan naman po. And then, para lang po to end the discussion, gusto ko lang pong ipakita din po sa inyo na, ayan po, yung company po kasi natin is sa Mandaluyong po ito, yung main office. Sa labas po, sa labas. Sa labas. Nanotechnology ang ginamit sa kanya. At ito po yung mga design. Marami po siya. May pambabae. Hindi kasi hindi ka bibili dito para susukatan ka ng down. No. Hindi, walang gradong sukatan. Wala kong mangyaring ganun. Pipili ka lang ng eyewear na gusto mo or babagi sa'yo. Okay? The benefits are all the same. Lahat po sila may. Wala pong product ang Ionspec na walang technology. Okay? From head to foot. Ito po yung mga salamin. May mga colored po. Kagaya po nasuot po ngayon ni Kuya Liborio, may mga color po yan. And then, from head to foot, kaya nakasuot po ko nito, this is a nano bonnet. Meron po siyang technology. Ito, medyo na-straight na yung technology dito. Nalaban kasi ng business sa washing machine. Hindi po kasi pwedeng laban sa washing machine po ito. Paglalaban mo po siya, is like sa planggana lang, may tubig na may sabon. Ganyan-ganyan lang po. Ganyan lang po. Hindi pwede kusutin. Kasi may technology po siya. Hindi po siya ordinaryo. So, from head to foot, meron po siya. Na mga apparels. Ayan. Ultimo yung pong mga negative ion generator, meron po tayo. Stirrer sa tubig. Bawa, may tubig po tayo. Pwede mong gamitan ng nano stirrer. Meron din po siyang effect. Kung ano po yung meron po sa eyewear natin, meron din po sa nano stirrer natin. Okay, overall po yan. Then, meron po tayong self-heating belt sa leeg, self-heating belt sa bewang. Mataas ang concentration ng far-infrared. So,
this type of technology, kumbaga, never heard pa po ito eh. Kasi, ang alam lang po natin, para makaalpa ng infrared, punta ka doon sa Sierra Gym yata yun. Yung may self-heating po. Tama ba? Nugabes. Yun, di ba? Yung may mga stones. Kasi Nugabes, hindi pa nga po umiinit yun eh. Yung mga may stone therapy po, may parintaralan po. Pero ito hindi po kailangan ng ganun. Di ba? Suotin mo lang siya. Okay? Pero dalawa lang po umiinit. Yung pang leg lang tsaka yung pang bewang. The rest, ay mas, yan pong, actually, meron pa po tayong mga ano, nano ring for men and panty liner. So, overall health po talaga siya. Ano po yung nano ring? Eh, halimbawa, si chairman ay mahina ng paninindigan, eh, pwede pong makatulong si nano ring. Alam niyo na ko sabihin, di ba? Ganun po yun. Men's health. Men's health. Prostate problems. Pero usually, ang gusto talaga ng mga kalalakihan ay paninindigan ni chairman, yun ah. Ah, di ba? Ayan. Kumpleto talaga yung MGI from eye, head to foot. Then, panty liners po. Yung akin pong si ate treasurer sa Lady Eagles, eh gumagamit, pati si ate press, gumagamit po sila nito. So, iba po siyang klase ng panty liners. Kasi yung women's problem, alam niyo na po yun, na-address din po niya. Napakalaking tulong. Bakit po? Because of the technology na meron sa kanya. Then, meron din po na knee guard, pang tuhod, and medyas. May panty, may brief din. So, parang ang ano, ayun, personal collection? Hindi. Kasi high-tech to. May technology siya. Kumbaga, sa unang pakinig, grabe no? Meron na palang ganyan? Yes. Meron na. Kaya po, nakakatuwa na nai-share po namin. Kasi nagiging aware na po yung mga tao. Lalo na po kung mas marami makakausap natin. Ayan. So, may sabon nga din po eh. Ito pong sabon na to hindi po natututunaw. Huwag mo lang babasahin. Hindi natutunaw rin po. Pero may technology din po siya. Ayan. So, ito po yung meron po tayong certificate, FDA, clinical test report, international po ito. So, meron, di ba merong mga ophthalmologist yata na nag-inquire? Merong ophthalmologist, optometrist na rin. Na first office, di ba natin, sa Lee Gardens, napabalitang may sumugod ng mga ophthalmologist, kina-question ng products. Apo. Kailang wala po silang nagawa. O kasi, meron tayong ano eh, meron tayong study about the FDA din. So, pumasa tayo as a medical device. So, ibig sabihin, pagka tinataka na tayong FDA sa medical device, wala na silang magagawa doon kasi tayo, nagro-run tayo for the medical health na rin na concern. Kaya ganun. So, kumbaga, kahit nag-question po sila dahil tinatamaan po sila eh. Tinatamaan po yung ba? O din po naman maiwasan. So, pero wala po silang nagawa dahil legality kompleto. That is why magpo-4 years na po sa Philippines. And then, QBE, meron po siyang insurance, QBE. Pag mapapatunayan po ng kahit sino man na hindi po totoo yung technology, pwede mag-claim ng around 6 million pesos. Kung mapatunayan na hindi totoo yung technology, kaya may insurance. Okay? May ROHS, ibig sabihin safe po siya, restricted of hazardous substance. Pati bata pwede gumamit, yes. Dapat may kausap ako, pati yung pagkabanlag, medyo somehow nakokorek na, bata po yun. Safe po siya. Sa buntis, pwede. Mukhang buntis, pwede. Aray. Lahat. Lahat pwede. Ayan. Mga testimonies po. Actually, marami po ito. Okay na yan. Kung mag-search po tayo, marami po yung testimonies. And then, ito po yung may-ari. Dr. Anthony Chin, Indonesian. Ito po yung inventor. Dr. Sun Li Fung, Malaysian Chinese. Siya po ang inventor. Ito po yung Philippine CEO. Captain Roy Rivera. Kapitan ng barko. Dati pong captain sa barko. Ah. Okay? Ito po Indonesian. Siya po yung CEO Global ng MGI. Hindi po Pinoy. Ito lang po yung Pinoy sa kanila. Siyempre, sa Philippines na po siya. And then, office po. Mandaluyong 561. Katabi lang po ng Shell Group Shell. Pwede po tayo bumisita po doon. Nandun lang po kami. Nakatambay po kami palagi doon. And then, Glaucoma Foundation. Ang MGI Ionspec po ay kumbaga, ito po ay sinusuportahan. Ang tawag doon, parang nire-recommend. Yes. Recommended by Glaucoma Society. By
back up po tayo ng mga doctors. Yes. Para i-recommend ka ng glaucoma society, that is something. That is something big. Ano po? Eh, alam po nila talaga nakakatulong. Then, namimigay po ng Ionspec sa mga may glaucoma. So, gusto po namin ipamanik po sa inyo, matulungan po namin natin na ma-reach out ang mga may glaucoma para matulungan po natin sila. At part na rin, advocacy natin as Philippine Eagles, magkakasama po, matulungan po natin sila. And with that, please don't be a victim of blindness. Save your eyes. Ako po si Kuya Jonathan. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po.